Alright, nais namang idulog ni Ginoong Reynante Seperidad ng Dasmariñas, Cavite ang di umano'y hindi natupad na house contract. O Ma'am Emma, ito'y kontrata no, ng bahay. Pati ang hindi nito nakuhang pera na nagkakahalaga na 250,000 piso, 250,000. Hello, Sir Reynante, magandang hapon. Sir, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Rectang Connect po. Yes, kasama natin si Sir Yusek Joel Eko at si ating Emma, no, Colonel Emma Libunao. Sige po, ano po ang inyong reklamo at sino po itong inyong inireklamo, sir? Sir, bali po yung aking contractor is si JC San Diego Constructions Company. So, yung pong may-ari ng, yung aking pong pangalan ng contractor is si Mr. Joven C. San Diego. So, nag-start po kasi po yung aming bahay is noong pong ano, June 15 pa, 2020. Tapos po, noong pong kasagsagan po nung nasa Saudi po ako noon, so asawa ko po yung nagmamanage po nung pagpapagawa noong pong mga panahon na yon. So, base po sa contract is may 30% po kami na pangunang bayad po na ibibigay sa kanya, which is 450,000 po, which is binigay po namin. Tapos po, 2 days after po nung pag-uusap at naibigay po yung 450,000 is nakipag-usap po ulit siya doon sa asawa ko na kung pwede mag-invest po yung misis ko ng worth 1 million po. I-invest po muna sa kanya para daw po mapaikot po yung pera at the same time makuha po yung pinaka high-end po ng bahay na gusto po mangyari doon base po sa plano po. So, pinanghawakan po namin doon is yung tiwala po sa kanya. So, ibinigay po namin para po doon nga sa ikagaganda po ng bahay sana. So, sa una po, okay naman. Tuloy-tuloy po yung gawa hanggang sa talaga pong wala kayong makitang progress na. Nung po mga sumunod po ng mga buwan na. So, hanggang po sa makauwi ako noong October 20, 2021, so yung pong pinaka ano po ng bahay is hindi pa po tapos talaga ang structural. So talagang sobrang stressful po nangyari. So nakipag-meet up po ako sa kanya para makipag-usap. Noong siguro po yun, mga November po, 2021, is sabi niya po sa akin na talagang may problema po at talagang wala po siyang mailabas na ano, na budget. So sabi ko, sana napunta yung pera, sabi ko. So halos sa sobrang gusto ko nga pong matapos na is nag-shoulder na po ako ng sarili kong pera para po talaga matapos lang po yung structural. Sariling bulsa ko na po galing para lang po talaga may progress ako makita. Tapos po noon, matanong ko lang. Bali, ka-uwi mo lang dito sa Pilipinas, ano? October 20? Opo. So, you were expecting to see na natapos niya yung dapat niyang gawin. Kaya sir, yes, I can sir. Only imagine how frustrated you are or you were nung nakita mong wala pala. Opo, sir. Pero nabigay mo na yung po. Hindi pa po tapos. Mga pera. Tapos ngayon, nag-abono ka na naman. Nag-abono po ako para lang po kasi sa sobrang hiya ko po sa mga parents ko kasi dito po ako nagpatayo, dito po sa lupa ako malapit sa parents ko. Oo. Sa sobrang hiya ko po, ayoko po malaman nila yung problema. Na nag-shoulder po ako. Attorney, well, buti dito si Attorney at si ating Emma, naintindihan din yung mga kaso na yan eh. Ano ba ang pwedeng maging kaso niyan si Joven San Diego? Actually, ano, Sir Joel, ano, kung mapapatunayan niya, may panluloko dito sa ginawa ng kanyang inireklamo nitong Mr. Joven San Diego, ay pwedeng pumasok ang swinding or estapa. And at the same time, pwede rin na naman nilang i-file ang kaukulang civil case no, for specific performance para utusan ng korte itong taong ito na ituloy itong kanilang napag-usapang kontrata. No? Kaya, so dalawang pwede niyang isang pangkaso dyan. Action Center, natawagan ba natin ang kanyang inireklamo?
Wala. Sir, ano, gusto ko lang matanong, yung 1 million ba na investment ay kasama dito sa ano, kontratang may kinalaman sa bahay? Opo. Bali po, dapat po, pangunang bayad lang po is 30%, which is 450,000 po. So, in-encourage po kami niya na bigay na po namin lahat. Teka, yung 1 million linawin natin, yung 1 million pesos ay investment, hindi para sa bahay. Bali po yun po, kasama po sa bahay. So, hindi pa po yung terms niya na dapat ibibigay sa kanya. So, ang gusto niya pong mangyari is, ibigay na po sa kanya lahat para daw po ma-invest, mapailikot muna po sa mga business niya. Ay, napaghahalo, ano? Kasi iba yon. Iba yon, ano? Ngayon, anong kasulatan na meron kayo tungkol sa usapan ito na yan? Ito po, meron po kaming documents noon. Anong pamagat niyan? Pakibasa nga, na malakas. Bali po ito ay... Yung nasa unahan, pinakatitulo, anong pamagat yan? Ito po, JC San Jay Construction Designs Constructions Agreement, Project Bungalow House Agreement as made as Laguna, effective June 15, 2020. Hindi, ano yan? Ito, ano pala to? Kontrata to para sa pagtatayo ng bahay mo. Opo. Nagkasundo kayo sa halaga. Opo, nagkasundo na po kami sa halaga. Nagkasundo kayo sa halaga, nagkasundo kayo, merong plano yung bahay na yan, na itong ganitong itsura ng bahay, ito yung mga gamit na, ito yung finish niya, ito yung gagawin niya. So nagkasundo kayo, yan yon, kontrata nyo yan. Magkano? Opo. Magkano yung bahay? 1.5 million po. So maitatayo niya yung bahay. Yeah. Opo. So nagkasundo kayo sa ganun, approve sa iyo yung magiging itsura, pinadalahan ka ng floor plan, approve sa iyo yun. So 1.5 million ang ngayon, magkano yun na yung naibigay mo sa kanya? Sabi mo 1%. 1 million. Yung 450 muna daw. Yung pang-una po, pang-unang bayad. 450. 450,000 po. Oo. Oo. Tapos po, the second day po, na makuha niya po yung 450,000, hiningi na niya lahat. Nag-ano po siya? Nag-encourage po siya sa amin na kunin po yung 1 million. Sino nang istapa doon? Sa Makatwid, magkano ang kabuuan mong naibigay? 1.4? Bali po, 1.450. 1.450. So kung tutuusin, dapat tapos na yung bahay. Opo. Possibly po. Oo. So ngayon, ano na lang na poste pa lang ang bahay? Hindi po. Bali po nung dumating ako noong October 20, sinimulan po yung bahay is June 2020. Oo. Hindi, oo nga. So ngayon, ano nang kabuuan ng bahay? Ano ngayon? Bali po itong bahay ko is natapos na po. Ah, okay. Tapos na pala. Yan. Opo. Sa kadahilanan pong inilipat ko po siya ng kontraktor. So sa Makatwid, natapos ang bahay mo at yan ngayon, hindi siya gumawa. So damages, liable na yan. Liable yan for damages, pero kailangan mo magsampa ng kaukulang kaso, no? For damages, dahil na pinagawa mo sa iba ng contractor, no? At gumastos ka uli. Sir, ang nangyari po, sir, is bali wala po siyang mailabas nga po na pera that time. So sabi ko sa kanya, magkaroon po kami ng kasunduan sa office na papare-estimate ko po sa ibang contractor. Oo. Para po, gusto ko po kasi matapos talaga yung bahay. Tama. So noong pong pinare-estimate ko, sabi ko po sa kanya, kung ano po yung kalalabas na estimation po ng bagong contractor, which is yung po yung ibabalik niya po sa akin. Tama. How much yun? How much yung babalik niya? Bali po yung total po ng pre-estimated po ng bagong contractor is 1 million po. Ah, sakto 1 million. Kasi may nasimula naman si Hoven eh. Di ba? Hindi lang niya tinapos. 1 million pa po. Oo. So, okay. Meron po kaming ano po noon. Meron po kaming kasulatan po noon sa law office na 1 million po. Ayun. Sige, ganito. No? Padalhan mo na ng demand letter na ibalik sa'yo yung pera. Okay? Para magkaroon ka ng ebidensya kung sakasakaling magsasampa ka ng kaukulang kasong sibil dito sa kay Mr. Joven San Diego. Oh, oh, oh. No? Kung ito ay legitimate contractor, pwede mo ring habulin sa regulatory body, no? Na nagre-regulate itong mga contractor. Pwede mong sampahan ng administratibo. And at the same time, kung ito ay professional, no? Ito ay engineer o architect, kung ano man siya, pwede mo rin habulin sa PRC, no, para matanggalan ng lisensya. Sir, ano?
So marami kang hakbangin na pwedeng gawin para mahabol itong Mr. San Diego na ito na nanloko sa iyo. Kadagdag na yan sa kasong Estapa, kung merong panluloko, mayroon tayong makitang ebidensya na merong kalukuhan o panluloko na ginawa itong Mr. San Diego laban sa iyo dito sa inyong agreement. Ano? Action Center, meron ba tayong resource person na pwedeng tumulong? Sige. Pero sa kabatiran po ng ating mga kasambahay, sinubukan pong tawagan at i-text ng ating Action Center ang inirereklamo, subalit hindi po ito nagpaunlak ng panayam upang marinig ang kanyang panig. Para naman po sa inirereklamo na si Mr. Joven San Diego, bukas po ang ating programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag sa ating Rectang Connect Action Agad hotline numbers, 24/7 po yan, para naman marinig po ang inyong panig. Ngayon ay nasa kabilang linya yeah. naman po ng telepono si Lieutenant Eustachio Balando. Eustachio yan. Mm-hmm. Balando. Opo, ang Chief Investigator ng Dasmariña City Police Station. Yan, hello. Lieutenant Balando. Good afternoon, ma'am. Eustachio. Eustachio, oo. Eustachio, narinig mo ba yung idinudulog dito? Si Colonel Libunaw pala ito. O, kasama ko dito si Yusek Joel Edgo at saka si Atty. Roque Merdehia. Narinig mo ba yung inihihingi ng tulong sa atin dito? Yes ma'am, narinig ko po ma'am. Oo, anong pwede nating maitulong sa kanya? Ito ma'am, i-assist namin siya dito sa police station sa pagpapail ng kaso na doon laban kay engineer, yung contractor, ma'am. Oo. Yun nga po, ma'am, kung sa staff papapasok yan, kailangan po natin, di po ba, nandyan sabi naman ni attorney, kailangan natin yung demand letter. So, ma'am, para mahabol natin yung contractor, mag-issue ka agad siya, magpadala ka agad ng demand letter si sir. Makating yan kay Balandro, no? Balandro. Kaya, kausapin natin ulit si Sir. Sir, magpadala ka kaagad. Meron po ako, sir, na nakuha na galing sa barangay po nila. Kasi po binalater ko po siya nung hindi po siya nakikipagka-coordinate nga po regarding po sa kulang. So, binalater ko po siya doon sa barangay na nakakasako po sa kanya. Ebidensya rin yan. Pero ituloy mo pa rin yung demand letter kasi napakahalaga ng demand letter na ebidensya. No? So, kung mapapadalan mo siya ngayon o bukas, bigyan mo lamang siya ng 2 o 3 araw mula sa pagkakatanggap ng iyong demand letter na ibalik ang pera o bayaran kanya. Otherwise, papailan mo na siya ng kaso. No? Ebidensya mo pero na rin yung inyong letter. Meron na pong binigay po yung barangay po nila sa akin na certificate of file action. Ah, hindi ganun. Iba pa yan. Reynante, Reynante, makinig ka sa amin, no? Mm-hmm. So, pero yan, magagamit mo din yan. Pero ganito, kasi singilan lang ng utang yan. Yung sasampa mong kaso ngayon, estafa, panloloko. Diba? Requirement ng estafa kasi, pag magsasampa ka, yun ay elemento ng panloloko. Kasi yung sinasabi mo na yan, ang usapin kasi yung singilan ng utang, pambarangay lang talaga yan. So makinig ka. Kasi ito din ang sinabi ng Chief Investigator, si Lieutenant Balando. Bago ka pumunta sa kanya, bukas, o kaya mamaya, ang gawin mo, mag-type ka na. Yung paniningil, sisingilin mo siya, bibigyan mo siya ng demand letter, sisingilin mo siya, personal, official na paniningil mo, bibigyan mo siya ng ilang araw o pinaka-maximum 5 days, ano, yes, attorney. Ito naman, pagkatapos, ipapadala mo sa kanya yung sulat o kaya ipapareceive mo at yung receive copy mo, yun ang ebidensya mo. Oh. Tapos pupunta ka ngayon kay Lieutenant Balando. Pag hindi siya nagbayad, within 5 days, punta ka na kay Lieutenant Balando. Doon sa police, hanapin mo siya sa Dasmariña City Police Station. Daladala mo na yung mga dokumento mo, lahat na yung demand letter, pati yung sa barangay, pati yung mga kontrata ninyo. At para noon, tutulungan ka ni Lieutenant Balando na magsampa ng kaso, na estafa, no? Yan. Okay. Maliwanag? Opo, ma'am. Ayun. Pakalakan na rin. Diyan kay Mr. San Diego, please. Ayusin mo na itong nagre-reklamo sa'yo, si Reynante. No? Bayaran mo na o ayusin mo na. Makipag-usap ka para matapos na ng... Isasoli lang naman yung pera eh. Yes, sir. No? Kinuhanan niya eh. Oo nga po. Kaya inibusyante siya, no? Kontrakto siya. Ay, pangalagaan niya ang kanyang kredibilidad sa industriya. 1.450,000
San. Ayan. Salamat po sa pagtitiwala sa ating programa, Mr. Reynante Seperidad ng Dasmariñas, Cavite. At salamat din sa resource person natin na naghihintay sa iyo, natutulong sa iyo sa pagsasamba ng kaso, si Lieutenant Eustacio Balando, Chief Investigator ng Dasmariñas City Police Station.